Bango-bango, guys. Sobra-sobra. Bango-bango. O, diba? Ngayon, ilalagay na natin ang ating green bell pepper. Ayun. Huli ko talaga ito nilalagay ang green bell pepper, guys. Para, for me kasi pang dekorasyon ko lang ito eh. Ayan guys, for today's video, ang gagawin ko po ay magluluto po ako ng on version of chicken apritada. So guys, first, I have this chicken, clean chicken. Ayan. Meron pa tayong Maggi cubes. Meron pa tayong garlic powder, ginger pepper po. And I have also sugar. Tsaka, meron tayong green peas. Ayan. And of course, meron din akong tomato paste. And then, meron tayong ketchup. At ito yung mga sahok ko. Meron akong fresh tomato, green bell pepper, onion. Meron akong, syempre nilalagyan ko siya ng sili para medyo maanghang. This is carrots and patatas, garlic. Ito yung mga isa sahok ko po. So, first of all, ayan, mag-preheat na tayo ng kawali, kaldero. So, yan guys. Mag-heat na tayo. Ayan na guys. Natuyo ko na siya. So, lalagyan natin ng oil. First po, oil muna yung ilalagay natin. Tapos, first, garlic. Garlic po yun. So, ayan. Ating garlic. So, isusunod natin ang ating onion, guys. Ayan. Isusunod ang onion. Ayan. Ayan. Fry, fry, fry. Hanggang maging brown siya. Ayan. O, diba? Bango-bango na. Onion pa lang, ulam na. Garlic pa lang, ulam na. Actually guys, mahilig talaga ako magluto. Yung nag-e-experiment, ang hilig kong mag-experiment ng mga food. Yung kahit nakikita ko lang naman na kung paano ginawa, tapos ako, yun, magagawa din ako. Actually, gustong-gusto ko rin ganito. Madami siyang garlic, tsaka maraming onion. Gustong-gusto ko ganito, guys. So, diba? Bango. Bango. So guys, as you see, nagko-golden brown ang ating ano, ang ating onion. Hindi ko naman siya masyadong talagang pina-brown-brown siya. Basta ayan, lumambot na siya. Okay na. So ngayon, isusunod natin ang ating manok. Ayan. So ayan, halo natin ang maigi. Tapos guys, yan siya. Alam mo, ginagawa ko nito. Tinatakpan ko kasi hintayin ko siya na yung lalabas yung sarili niyang tubig, guys. Ayan, tatakpan ko siya. Ayan. So, hintayin muna natin siya ng mga 2 to 3 minutes. So, 2 to 3 minutes lang tapos lalabas na yung sarili niyang tubig, guys. So, hintayin natin. So, guys, again, after 3 minutes, ito na ang ating manok. Ayan. Lumabas na ang kanyang tubig. O, diba? So, guys, ngayon idadagdag ko na naman yung kamatis. Kasi, syempre, gusto kong maluto yung kamatis. Ang ginagamit ko kasi, kesa sa tomato paste, so, kamatis na lang yung ginagamit para fresh. Ganun. Takpan natin ulit at hintayin natin madurog yung kamatis. So, balikan natin siya mamaya. So, guys, ayan, balikan na natin ang ating chicken. Check natin. Ayan. So, as you see, hindi ko pa siya nilagyan ng tubig, ha? Siya mismo kusa, lumabas yung tubig niya. As you see, nadurog na yung kamatis. O, diba? Kakaiba ako magluto. Kakaiba ako, diba? Kamatis. Instead of tomato paste, ayan, or ketchup, inaano ko siya ng fresh na ano, kamatis. Kaya, inuuna ko siya, guys, para madurog talaga siya. So,
Now, idagdag natin ang ating patatas. Ayan. Yun. Para maluto na din ang ating patatas, syempre. Yun. Ganyan talaga. Mahilig ako mag-experiment. Mahilig ako mag-experiment kung paano magluto. Ayun. Diba? Malo natin. Takpan natin siya ulit. At maya-maya, mga 2 minutes ulit. Medyo, kasi matagal maluto ang ano patatas. So, kailangan natin siyang unahin kaysa dun sa carrots. So, yun ang paniniwala ko. Ewan ko ano paniniwala nyo. So, guys, ayan. Ayan ang ating. Okay. Ayan. Takpan natin ulit siya at maghintay tayo ng 2 minutes to 3 minutes again, guys. So, balikan natin siya mamaya. So, again, babalikan na natin ang ating manok. O, ayan, guys. Alam nyo, guys, totoo lang ang bango-bango niya. Ayan. So, idadagdag natin ulit ang ating carrots. Ayan. Dagdag natin ang ating carrots. Diba? May disen-disen pa ang aking carrots. Ayan. Siyempre, habang niluluto natin yung carrots nito, ilalagay na natin siyempre ang ating tomato paste. Konti lang to siya, guys. Konti lang talaga itong tomato paste ko. Kasi talagang inano ko siya. Ayan. Kasi nga, meron na akong fresh tomato nila, guys. So, konting tomato paste lang. Ayan. Tapos, ang ating ketchup. So, guys, you see, ayan. Dinagdag na natin ang tomato paste at ang ating ketchup. So, as you see, guys, ang ganda-ganda na ng kulay ng ating manok. O, diba? Hindi ko, guys, alam kung nakakain na kayo. Try nyo din kaya mag-experiment ng ganito. Ayan. So, next tayo ulit. O, ayan. 3 minutes ulit, guys. So, ayan. Balikan natin ulit ang ating manok. Ayun. Bango-bango, guys. Sobra-sobring. Bango-bango. O, diba? Ngayon, ilalagay na natin ang ating green bell pepper. Ayun. Huli ko talaga ito nilalagay ang green bell pepper, guys. Para, for me kasi pang dekorasyon ko lang ito eh. Pang dekorasyon ko lang yung green bell pepper natin. Ayun. So, oras na rin para tikman natin kung kailan pa natin ng asin or ng asukal. So, guys, itikman natin. Para alam natin kung anong kulang sa ating nilulutong manok. Ayan. So, need natin ng asin at ng asukal. Ayan, asin. Tapos, ng asukal. So, ayan guys, konting ano na lang, pakulaan na ng konti at maluluto na rin ang ating manok. Okay na yung asin tsaka asukal niya, okay na po siya. So, konti na lang talaga, maluluto na siya. Balikan natin siya maya-maya konti, guys. So, ayan, luto na ang ating manok. O, diba? Ayan na siya. So, patay na natin ang apoy. Guys. So, titikman na natin siya. So, guys, ito ng ating apritadang manok. Ayan, ang aking own version. O, diba? So, tara na, guys. Kain na tayo. Kain na tayo. Ayan, mapapasarap naman ang ating kain na yon. Ayan. So, that's all for today, guys. Thank you for watching. Ito na po ang aking own version of apritada chicken. A chicken apritada, yung binaliktad ko.
So, guys, thank you and God bless everyone. Bye!